Yung season ng pagiging single ng isang tao ay merong malaking kaugnayan sa kanyang married life o kaya sa magiging marriage para yan dun sa hindi pa kinakasal. Nasabi kito kasi isa sa madalas na pagkakamali ng isang single, lalaki man o babae, ay yung kaisipan na may reset button ng buhay. Na kapag mag-aasawa ka na, pwede mo na lang i-reset ang buhay mo na parang walang nangyari sa nakaraan at papasok ka sa marriage na parang isang bagong nilalang. Hindi ganun yun. At hindi din parang computer na pwedeng i-delete ang history. Sa ayaw natin o sa gusto, ang mga pangyayari sa buhay ng isang single ay meron at merong epekto sa kanyang marriage. Merong relasyon na nagtatagumpay sa kabila ng hindi magandang nakaraan. Yan ay tunay na pagpapala. Pero hindi dapat gamiting dahilan ng mga ganoong relasyon para intentional na gumawa ng mali at hindi tama. Dapat mong isipin na yung panahon ng pagiging single mo ay isang season of preparation. Hindi ito season na para magwala at isiping malaya ka naman sa anumang relasyon dahil ang totoo, single man o married, dapat pinararangalan natin ang ating Diyos sa lahat ng bagay. Ang salita niya ang siyang dapat na gumagabay sa atin. Kapag sinunod mo to, makikita mo na magiging maganda at matibay ang pundasyon ng magiging marriage mo. Tamang tao ang hahanapin mo at nanaising mapang-asawa sa tamang panahon, sa tamang dahilan, at sa tamang layunin. O pag ganyan, hindi pa ba pagpapalain ng Diyos yan? O sabi sa Bible, kayong mga dalaga ng Jerusalem, mangako kayo sa pamamagitan ng mga batang usa at gasela na hindi ninyo hahayaang ang pag-ibig ay umusbong hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ibig sabihin ng verse na yan ay pangalagaan ang purity. Ikaw man ay babae o lalaki para sa takdang panahon. Ito ay bahagi ng iyong maihahandog sa iyong mapapang-asawa. Totoo na hindi lahat magkakaasawa. Pero walang nasasayang sa sino mang sumusunod sa nais ng Diyos. Bandang huli, ang buhay sa season man ng pagiging single o sa panahon ng married na, lahat ay para sa karangalan ng ating Diyos. Walang panghihinayang ang taong nagpaparangal sa Diyos. Kaya, asa ka pa.